para sa ating episode ngayon. Ating pagkukwentuhan ang digmaan sa pagitan ng dalawang lubos na magkaibang komunistang bansa noong Cold War, ang Vietnam at Kampuchea o mas kilala sa kasalukuyan bilang Cambodia. Ito ang Cambodian-Vietnamese War. Pero bago iyan, atin munang i-shoutout ang ating comrade na sina Eduardo Lumiares, Bryce Letran, RJ Velasco, Bimbo Canaveral, Sally Vidal, Tweety Bird, Rolando Escala ng Capiz, Kabalen Cooking, at Joanne Villadore. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating channel. Kung nais ninyong magpa-shoutout, magkomento lamang sa ibaba at sisikapin kong mabati kayo sa susunod na episode. Sa pagsapit ng 1975, malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ang bumagsak sa kamay ng mga komunista. Halos magkasabay na bumagsak ang Vietnam sa kamay ng mga Marxist-Communist at ang Cambodia naman sa kamay ng mga Maoist. Sa kabila ng pagiging parehong komunista at kanilang alyansa, ang Vietnam at Cambodia ay may malaking pagkakaiba. Ang Vietnam ay isang Marxist-Communist state at ang pangunahing supporter nito ay ang Soviet Union. Ang Cambodia naman ay isang Maoist-Communist society at ang pangunahing katulong nito ay ang mortal na karibal ng Soviet Union, ang China. Ang mga Vietnamese ay walang bilib sa mga Khmer Rouge ni Pol Pot, kung saan nakikita nila ito bilang puppet ng China at bully, kung saan ang kaya lamang nitong labanan ay ang mga walang labang sibilyan. Para naman sa mga Cambodian, ang mga Vietnamese ay kagaya lamang ng mga Soviet, mga imperialista. Naniniwala sila na darating din ang panahon na sasalakayin din ng mga Vietnamese ang kanilang bansa. Ang kawalan ng tiwalang ito sa isa't isa ay magre-resulta sa pagdanak ng dugo ng dekada 70. Makalipas na maagaw ang kapangyarihan sa pamahalaan, pinalayas ng mga Khmer Rouge ang libo-libong mga Vietnamese sa kanilang lupain, kung saan napakarami dito ang kanila pang minasaker. Sinagot ito ng pagpapadala ng hukbo ng Vietnam sa border ng kanilang dalawang bansa para protektahan ang kanilang mga kababayan. Dahil sa tensyong ito, hindi napirmahan ang Treaty of Friendship sa pagitan ng Cambodia at Vietnam. Noong 1977, dahil sa takot na pabagsakin ng mga Cambodian double agent, pinapatay ni Pol Pot ang lahat ng kanyang sariling mga sundalo na nag-training sa Vietnam noon o di kaya'y pinaghihinalaan niyang malapit at may simpatya sa mga Vietnamese. Lalong lumala ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito noong April 30, 1977. Habang nagsiselebrate ang Vietnam ng kanilang second anniversary ng pagwawagi sa Vietnam War, bigla silang sinalakay ng mga Khmer Rouge. Tumawid ng border ang mga Cambodian at kanilang pinagpapatay ang lahat ng mga sibilyang Vietnamese na kanilang madatnan. Hindi bababa sa 1,000 mga Vietnamese sibilyan ang nasawi sa pagsalakay na ito. Dahil sa patraydor na pag-ataking ito, agarang nagsagawa ng counter-attack ang Vietnamese Army gamit ang 60,000 na mga veteranong sundalo. Madaling dinurog ng Vietnamese Army ang Khmer Rouge sa labanan. Mabilis na umabante ang mga Vietnamese, ngunit sila ay tumigil ilang kilometro ang layo mula sa provincial capital ng Svearang Province para maiwasan ang isang ganap na digmaan. Dahil nakuha naman na nila ang kanilang layunin, umatras ang mga Vietnamese palabas ng Cambodia. Gayunpaman, ginamit itong pagkakataon ng mga Khmer Rouge na gumawa ng propaganda at kanilang ini-announce sa daigdig na nanalo sila sa digmaan. Ginamit nila ang propagandang ito para kumbinsihin ang mga Cambodian na kayang-kaya nilang talunin ang mga Vietnamese at kinakailangan nila itong ubusin. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa Timog Silangang Asya, nagsimulang makialam ang China. Sinubok ng mga Chinese na pag-ayusin ang kanilang mga komunistang kapitbahay, ngunit sila ay nabigo. Bilang reaksyon sa mga pagsalakay ng Cambodia, sinimula ng Vietnam na palihim na makipag-usap sa mga leader at general ng Khmer Rouge sa Silangang Cambodia. Sinubok nilang kumbinsihin ang mga ito na magrebelyon laban kay Pol Pot.
sa kasamaang palad. Natunugan ito ng paranoid na leader ng Cambodia at agarang umatake. Walang pakundangan na pinagpapatay ni Pol Pot ang lahat ng mga nakausap ng Vietnamese negotiators at sino mang kanyang mapaghinalaang kakampi ng mga ito. Nasawi ang halos lahat ng mga leader na kausap ng Vietnam maliban sa isa, si Heng Samrin. Tumakas siya papuntang Vietnam at siya ang magiging leader ng mga Cambodian forces na lalaban kay Pol Pot. Binomba ng Vietnamese Air Force ang lahat ng posisyon ng mga Khmer Rouge na kadikit ng Vietnam noong 1978. Para makaakit ng suporta sa ibang bansa, inilabas ng state media ng Vietnam ang kalunos-lunos na krimen ni Pol Pot at ng mga Khmer Rouge. Sa puntong ito, nakumpirma ng daigdig ang kwento ng Killing Fields sa Cambodia. Agarang sumuporta ang Soviet Union sa Vietnam kung saan ang dalawang bansa ay lumagda sa isang Treaty of Friendship. Nang makumpirma ang suporta ng mga Soviet, inarmasan naman ng mga Vietnamese ang mga Cambodian na galit kay Pol Pot sa pangunguna ni Heng Samrin. Ito ang naging Kampuchean United Front for National Salvation. Karagdagan sa Cambodian forces na ito, naghanda rin ang Vietnamese Army ng 13 division na binubo ng 150,000 na mga sundalo, daan-daang heavy artillery, mga tangke at eroplano. Noong December 21, 1978, tumawid ng Cambodia-Vietnam border ang Vietnamese Army. Natunaw ang pwersa ni Pol Pot sa harap ng isang tunay na hukbong sandatahan. Bago ang digmaang ito, ang Khmer Rouge ay sanay lamang na lumaban sa maliliit na grupo ng kaaway o di kaya'y umatake sa mga walang armas na sibilyan. Ngunit sa pagdating ng Vietnamese Army, hindi nakagawa ng maayos na paglaban ang Khmer Rouge. Sa loob lamang ng 2 linggo, nabihag ng mga Vietnamese ang kapitolyo ng Cambodia, ang Phnom Penh. Agaran nilang pinabagsak ang Democratic Kampuchea, ang pamahalaan ni Pol Pot, at ito'y pinalitan ng People's Republic of Kampuchea sa ilalim naman ni Heng Samrin. Si Pol Pot at ang kanyang mga Khmer Rouge ay tumakas naman patungo ng Thailand. Naging kontrobersyal ang pagtanggap na ito ng Thailand sa mga war criminals kagaya ng Khmer Rouge. Ayon sa mga tala, tinanggap ng Thai government ang pwersa ni Pol Pot sa kanilang teritoryo dahil sa pangako ng China na ititigil nito ang pagsuporta sa mga komunistang rebelde sa loob ng Thailand. Sa Phnom Penh naman, lubos na naging mahirap para sa bagong pamahalaan na ibangon ang bansa. Dahil sa ilang taong pagpapapatay ni Pol Pot sa mga taong nakapag-aral sa Cambodia, halos naubos ang lahat ng mga profesional na pwedeng magpatakbo sana ng kanilang bansa. Ang pagsakop na ito ng Vietnam sa Cambodia ay naging malaking issue sa international community. Ipinanukala ng China na palayasin ng United Nations ang mga Vietnamese sa Cambodia na siya namang tinutulan ng Soviet Union. Dahil parehong miyembro ng United Nations Security Council ang Soviet Union at China, nauwi ito sa isang deadlock at hindi na nakakilos ang UN para sa issue. Bagamat napakaraming krimen ng rehimen ni Pol Pot, ito ang pamahalaang kinilala ng United Nations. Sinasabi ng mga eksperto na ang desisyong ito ng United Nations ay dahil na rin sa manipulasyon ng USA para kontrahin ang Soviet Union. Bilang reaksyon sa pagsakop sa Cambodia, pinasok ng Chinese forces ang Vietnam. Ito na nga ang simula ng China-Vietnam War of 1979. Ang kanilang objective, pilitin ng Vietnam na lisanin ang Cambodia. Nasakop ng mga Chinese ang 3 syudad ng Vietnam. Sa kabila nito, napakaraming Chinese ang napatay at nasugatan ng mga Vietnamese militia at army. Dahil sa napakabigat na kabayarang ito, makalipas lamang ng 1 buwan, umatras ang China kahit hindi pa nila napipilit ang Vietnam na lisanin ang Cambodia. Nabigo ang China na makamit ang kanilang objective. Sa kabila nito, ipinahayag ng China na nanalo sila sa digmaan. Sa kabilang banda naman,
ang mga Cambodian ay unti-unti na ring nagagalit sa mga Vietnamese occupiers. Tandaan natin na malugod na tinanggap ng mga Cambodian ang mga Vietnamese sa pangakong palalayain sila ng mga ito sa uhaw na dugong mga Khmer Rouge. Makalipas na mapalaya, inakala ng mga ordinaryong Cambodian na sila na ang may kontrol sa kanilang bansa. Sa kasamaang palad, ang mga Vietnamese naman ang pumalit na overlord ng mga Cambodian. Bagamat mga tubong Cambodia din naman ang nakaupo sa pamahalaan, ang kanilang mga desisyon ay kontrolado ng mga Vietnamese advisers. Bukod dito, maging ang mga Vietnamese na inaakala nilang tagapagtanggol nila ay mayroon ding mga human rights abuses laban sa mga Cambodian. Para protektahan ang Cambodia mula sa mga Khmer Rouge sa Thailand, nagpagawa ng mga depensa ang pamahalaan sa kanilang border. Para mabilis itong matapos, sa pilitang pinagtrabaho ang mga Cambodian sa mga kagubatang pinamamahayan ng mga delikadong organismo. Libo-libong mga sibilyan ang nasawi dahil sa mga sakit, partikular na ang malaria. Sinubok ni Pol Pot na kumbinsihin ang mga Cambodian na magrevolusyon. Gayunpaman, hindi ito naganap dahil mas galit ang mga Cambodian sa Khmer Rouge kaysa sa mga Vietnamese. Kinalaunan, tatlong paksyon ang nabuo na may kanya-kanyang interes sa Cambodia. Una dito ay ang Khmer People's National Liberation Front o KPNLF, isang pro-Western group na kalaban ng mga komunista. Ang ikalawa naman ay ang National United Front for Independent, Peaceful and Neutral Cooperative Cambodia. Ito ai pinamumunuan naman ni Prince Sihanouk. Sa puntong ito ng kasaysayan, hindi na siya kakampi ng mga kanluranin at galit na rin siya sa mga Khmer Rouge. Ang ikatlo naman ay ang di umanoy na reforma ng Khmer Rouge kung saan ipinangako nila na tinalikuran na nila ang kanilang malupit na pamamahala. Pinilit ng ASEAN sa pamumuno ng Singapore ang dalawang paksyon na isali sa peace talk ang mga Khmer Rouge. Muntik nang bumagsak ang peace talk na ito dahil ang mga paksyon ay walang tiwala sa isa't isa, lalo na sa grupo ni Pol Pot. Makalipas ang mahaba, komplikado at sensitibong negosasyon, nagkasundo ang tatlong paksyon na bumuo ng isang coalition government na siya namang kinilala ng United Nations bilang tunay na pamahalaang Cambodian. Si Sihanouk ang naging presidente at si Son San naman ng KPNLF ang naging vice president. Si Kyu Sampa naman ng Khmer Rouge ang naging prime minister. Sa kabilang banda naman, ang People's Republic of Cambodia ay hindi pa rin umuunlad sa pamumuno ng mga Vietnamese. Ito'y dahil pumalpak ang centrally planned economy ng Cambodia na ipinattern sa Vietnam at Soviet Union. Kaya naman, para manatiling buhay, umaasa na lamang ang bansa sa tulong ng mga Vietnamese at ng mga Soviet. Hindi rin makapagpadala ng produkto ang Cambodia sa international market dahil sa mga sanksyon na ipinataw dito ng United States at ng mga kaalyado nito. Dahil sa mga salik na ito, unti-unti nang nababankrap ang bansa at nagsisimula na ding umaray ang ekonomiya ng mga Soviet at ng mga Vietnamese dahil sa pagsuporta dito. Naharap ang mga Vietnamese sa sitwasyong kagaya ng nangyari sa mga Amerikano noong Vietnam War. Dahil sa lumalaking gastusin, nabuo ng mga Vietnamese ang K5 plan, ang kanilang planong paglisan sa Cambodia. Ang planong ito ay may limang hakbang. Una, patibayin ang border ng Cambodia para walang makapasok ditong foreign fighters. Ikalawa, durugin ang mga bases ng Khmer Rouge sa loob ng Thailand. Ikatlo, ubusin ang mga supporter ni Pol Pot sa loob mismo ng bansa. Ikaapat, pabutihin ang buhay ng mga ordinaryong Cambodian. At panglima, palakasin ang hukbong sandatahan ng mga Cambodian. Marami sa mga hakbangin na ito ang makakamit ng mga Vietnamese bago nila lisanin ang Cambodia. Unti-unting pinull out ng Vietnamese government ang kanilang mga sundalo at inilipat ang mga responsibilidad na ito sa bagong tatag na Cambodian Army. Noong September 1989, nilisan na ng ganap ng mga Vietnamese ang Cambodia. Ang kanilang paglisan ay natatangi.
imbis na kagalitan ng mga tao, sila ay inihatid ng mga nagpapalakpakang mga Cambodian. Sa humigit kumulang 10 taong okupasyon, marami sa mga ordinaryong Cambodian ang nagpakita ng suporta sa mga Vietnamese na nagpalaya sa kanila sa mga malulupit na Khmer Rouge. Nagkita ang mga kinatawa ng mga Vietnamese, People's Republic of Cambodia at ng coalition government sa Jakarta para pag-usapan ang magiging kapalaran ng mga Cambodian. Natapos ang mga pag-uusap na ito noong October 23, 1991 Paris Peace Agreements kung saan ang mga paksyon sa Cambodia ay naghati-hati ng kapangyarihan. Para maiwasan ang muling pagdanak ng dugo, nagpadala ang United Nations ng isang peacekeeping force sa Cambodia. Ito ang United Nations Transitional Authority. Noong May 1993, isang eleksyon ang naganap para sa hinaharap ng bansa. Sa kabila ng eleksyon na ito, gumamit pa rin ng karahasan ng Khmer Rouge at kanilang minasaker ang mga Cambodian na may dugong Vietnamese. Tinraidor ng mga Khmer Rouge ang kapayapaang ipinataw ng coalition government. Sa kabila ng mga karahasan, nang lumabas ang resulta sa eleksyon, lubos na tinalo ng paksyon ni si Hanuk ang mga Khmer Rouge sa botohan. Hindi kinilala ng mga komunista ang resulta ng eleksyon at nagbabala ng panibagong civil war. Para maiwasan ang muling kaguluhan, tinanggap ng bagong pamahalaan ang kagustuhan ng Khmer Rouge kung saan naging dalawa ang prime minister ng bansa, isang mula sa Khmer Rouge at ang kanilang elected leader. Gayunpaman, ang paghahari-harian ng mga Khmer Rouge ay hindi na magtatagal. Makalipas ang eleksyon, naging isang constitutional monarchy muli ang Cambodia sa pamumuno ni Prince Sihanouk. Una niyang tinarget ang mga Khmer Rouge at pinagbawal ang mga ito na makilahok sa pamahalaan. Dahil dito, unti-unting humina ang grupo ni Pol Pot. At noong 1998, ganap nang na-dissolve ang Khmer Rouge bilang isang political group. Ang digmaang ito ay sumasalamin kung gaano nga ba kakomplikado ang Cold War. Nalaman ng daigdig na ang communist world ay hindi kasing united kagaya ng inaakala nila. Dahil sa mga kaganapan noong digmaan, pumangit ang relasyon ng Vietnam at China na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Bilang ganti sa pagkatalo nila sa digmaan laban sa Vietnam, pinag-interesa ng China ang mga island territory ng mga Vietnamese sa West Philippine Sea na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng pinag-aagawang dagat na ito. Ang digmaang Cambodian-Vietnamese ay nagresulta sa 120,000 na kamatayan sa panig ng Cambodian Army. Tinatayang 50,000 naman ng mga sundalong Vietnamese ang nasawi. Sinasabing umabot naman sa 100,000 ang mga nasugatan at permanenteng napinsala ang katawan dahil sa mga labanan. Ngunit ang pinakamalalang naapektuhan ng madugong digmaang ito ay ang mga sibilyan. Humigit kumulang 200,000 na mga ordinaryong Cambodian ang napatay at mas marami pa ang mga nasugatan. Hindi naman bababa sa 30,000 na mga Vietnamese civilian ang napatay sa mga raids at pagsalakay ng Khmer Rouge sa Vietnam. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya't make sure to click the like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.